Hello, I'm Jessie. I'm 26 and I am a plus size model. I am here to accept the challenge about body positivity. Hi, I'm Justin Santos, 21 and a student. So, do you accept the challenge? Of course, I accept the challenge. Let's go. In a day-to-day basis, like they say, the struggle is real. Sasakay ka ng jeep, and then sasabihin ng driver, ah, waluhan po yan, ganito, something. And then pag ikaw yung nakasakay, and then they would look at you na, ah, hindi magkasya kasi laki-laki mo. Pagdadaan ka sa street, especially pag may mga children, and then they would tease you na, ah, taba, ganito. So, yun yung mga common struggles. Lalo na pag nag-walk ka sa streets mag-isa, you can hear people talaga na nagsisipol, sisitsit, tapos nakatingin pa. Yun kasi napapatingin lang sila eh, pero wala naman akong naririnig negative. As in body shaming, the word itself, parang kunwari, mataba, things like that. Wala naman akong naririnig na ganun pag naglalakad ako on the streets. Titingin sila, sisitsit, ganun, cat calling siguro not body shaming. Yung nangyayari sa streets. Since I was a kid, ganito na talaga. Accepted ko na siya. Like, nakasanayan na. I am comfortable posting my pictures online kasi that's me. Nakikita ng tao who I am, what I look like, and how I carry myself. So, yun lang. And of course, kasi syempre nakakaboost talaga ng confidence yung makakabasa ka ng good comments. Last time, I posted a picture, which is my profile picture. And then, it went viral. Umabot yata siya ng about 40,000 something like that likes. And then, ang daming comments. Maraming nag-accept, maraming pumupura na, you look great, or girl, you slay it. Kahit ang taba mo, you slay it. You go, girl. Siyempre may negative, pero sobrang konti lang. Mas marami talagang mababasa na good comments pag nagpo-post ka ng pictures na maayos online. But then, marami pa rin mga body shamers. Like, girl, accept the fact that you're dying. You're so fat. It will kill you slowly. Ganon. It's not healthy. It's like committing suicide. And then on my part, parang, wow. Well, the fact that I know my situation, I know my current health status, parang it's just painful reading those words. Kasi for me, part na talaga yan eh. Part na yan na hindi mo mapiplease yung lahat. May makaka-appreciate sa'yo, and then meron namang hindi. So, parang, yun, shake it off. That's me. Take it or leave it. Wala naman akong nare-receive na. Siguro may magsasabi maitim, pero hanggang dun lang, yun lang. Wala naman ng iba pa masyado. Sabi ko nga eh, kaya ako nagpo-post online kasi mas marami akong nare-receive na good comments kesa negative. Siguro in 1 to 10, there would be 8 positive and 2 negative. Pero that 2 negative is masakit yung bite niya. I've got friends, talaga, they post pictures online who are plus size. Nasasaktan talaga sila pag may nababasa silang masasakit. So ako, pag may nakita akong ganun, I tend to boost their confidence as well. Magpo-post ako ng good comments. Parang, despite sa mga negative na nakikita nila, meron pa rin silang makikita ang positive. Kasi, we should all be sensitive sa nararamdaman ng ibang tao. Kasi with us plus size, I believe that we are more sensitive. Kasi, ayun eh, pinagdadaanan namin araw-araw yung struggle. Kami rin, alam namin kung ano yung struggle. Parang, it is just painful na maririnig namin or sasabihin pa nila on our face. Although, it's a joke or what. Sobrang sakit, sobrang mahirap to make fun of yung pinagtatawan ng ginagawa kang joke. Ewan ko kung bakit uso yung body shaming online dito sa Philippines. I think kasi
yung problem started at home. As my experience, sa na-observe ko, eto ah, parang sa isang scenario, may isang magnanay and then yung kid is maliit pa, like toddler. Makikitang dadaan yung isang mataba or something na may deformity or may problema sa pangangatawan. And the common reaction is they are making fun of it. Like, anak, tingnan mo ang taba. So, yun yung nakakopy ng bata. So, every time na may makikita sila, sa ay, taba, ah, baboy, ganun, balena, or whatever. So, yun yung nagiging problema. So, observation ko, starts at home. And then, pero siguro if ever na na-raise natin yung kids ng tama na hindi dapat ganun. Hindi ganun the way na they would be more careful. Siguro kasi I'm posting pictures showing who I am, showing how confident I am with my skin, with how I look, and not setting standards. Hindi para ikumpara sa ibang tao. Kundi para ipakita na kung maitim ako, kung anong take nila sa akin, that's okay. Pero ako, confident ako sa sarili ko. And that's what other people should do. We should all be confident kung ano tayo. Ano po ba yung prefer nyo? Whole body or face lang? Ano po bang preference nyo? I think mas okay pag whole body para makita talaga nila yung katawan ko. Ah, sige po. Okay na po ba to? Yeah, okay na po yun. Okay, let's do this. So yan, let's post it. And tingnan natin kung marami bang mag-likes. Okay, there you go. And then, ano kaya yung magandang caption? Since body positivity campaign naman to, siguro hashtag beautiful. Okay. Hashtag beautiful. There you go. So, magpo-post na tayo? Yeah. Let's go to the page. Hashtag game.